So nag-check si Doc ng mga Famacha, ng mga alaga. So may mga borderline po, meaning medyo mababa dun sa iron. Ayan, kaka... Sa other dog wala namang problema. Okay naman to, wala namang bukol. Yun. Tapos pantay naman. Okay. So wala naman din kung galing petsyon, kagaya nung araan. Apo. So, hindi to sa dibdib niya. So eto, doon ang keratinize yung dito sa dibdib niya. Pero tuyo na, tuyo. Gulan ko doon sa lagi mong paghiga. Paghiga, oo. Oo, hindi kagaya nung isang yung iba nating case na talagang may mga sugat. Oo. Kasi yun, dahil nagkakate, sinisipa nila. Katatadyak nila, yung kuko nila mahaba. Oo, hanggang sa nagagasgas, nagsusugat. So eto, tuyo naman. Huwag nyo nalang kukunin yun. Kahit papano, papaisprayan na nagyari paminsan-minsan yung dibdib. Ano, kahit tuyo na. Saka Dok, iwasan din mabasa yung loob ng kulungan, no? So, oo, isa yun. Kasi baka may mga same case tayo dyan. At least alam nyo na iiwasan. So, wala naman din siya mga bukol-bukol. Wala naman din siyang parasite. Tapos, wala din fungal infection. Kasi usually, ngayon, ang daming cases ng bukod sa mange, mayroong mga fungal infection. Okay. So, ang sinasabi ng mga owner, Dok, lagi naman kami nagbibigay naman kami ng ivermectin. Kaya lang, bakit hindi gumagaling? Hindi gumagaling yung galis nila. Kasi hindi naman pala galis yung problema nila. Ang problema pala nila yung ringworm. So, okay. Paano malalaman kung ringworm? Paano malalaman kung galis? So, ang pinaka best way para malaman kung which is which is tawag kayo ng vet, magpa-scrape kayo, then titingnan nila yung sa microscope, malalaman kung ang kalaban nyo ba is Sarcoptes, Demodex, o kaya naman ay ringworm. So, okay. Base kung ano yung lalabas dun sa result, makakatuglapa tayo ng medication program natin. So, kung ang kalaban natin is Demodex, Sarcoptes, kayang-kaya ni Ivermectin, ni Doramectin yun, ni Ibomec. So, kung ang kalaban naman natin is fungus, so gagamit tayo ng mga pampungal infection. Okay. Yun. So, ito Dok, clear siya halos sa, ano no? Mm-hmm. Tapos isa pa, pagka yung may copper deficiency, prone talaga sila sa fungal infection. Yun, oo nga. Sakto naglabas tayo ng video last time guys, diba? Dun sa yung copper bolus. So napaka halaga din kasi na nakakapagbigay tayo nun. Dahil yun yung normally nagkukulang talaga yung mga kambing. Hindi kagaya ng iba na makula. So ito borderline to. Pag borderline, po pwede na natin purgahin, pwede na tayo magbigay ng mga supplement. Pero hindi pa siya talaga yung kailangan. Pero kailangan na rin. Hindi kagaya nung talagang medyo pale na, tapos yung talagang maputla na, yun talaga medyo urgent na ang pangangailangan ng deworming nun at saka ng supplementation ng iron. Okay daw. Oo. Famacha. Ano pa ba yung way para malaman natin kung mataas ang parasitic load ng mga alaga nating kambing? Isa is yung sa balahibo. So usually, ang healthy kambing, sabi nga natin, dapat ang coat niya is makintab, makinis. So pagka nakita natin yung alaga nating kambing is magaspang na ang balahibo, parang humahaba, kumakapal, na nakukulot, isa yung indication na mayroong parasitic infection. So, pag sinabi natin parasitic infection, ang kalaban natin dyan is mga parasite, internal parasite. Pag sinabi naman natin parasitic infestation, ang kalaban natin dyan is external parasite. So, pag magaspang na ang balahibo, check natin. So, pag walang kuto, most probably, mataas ang parasitic infection. Sa loob. Oo. Ngayon, ang tanong, ano kaya yung kalaban natin sa loob? Hindi natin basta-basta ma-determine kung ano yung kalaban nating parasite kung hindi rin tayo magpapapikalisis. Okay. Kasi, kagaya nga ng lagi nating sinasabi, hindi isa ang klase ng bulate. Meron tayong tinatawag na roundworm, merong tapeworm, at saka merong mga pasyola, yung liver fluke. Ngayon, bukod ron, meron din tayong tinatawag na mga coccidia. Mm-hmm. So, kadalasan, yung ginagawa nating deworming is yun for prevention and treatment para dun sa mga bulate. Pero ang madalas nating natatakin for granted is yung coccidia. Which is yung coccidia ay isa sa pinaka devastating na problema sa mga goat farm dahil yan ay may kakayahan talagang i-reduce yung production natin ng kid.
Kasi ang mortality ng coccidia umaabot siya ng 60 hanggang 80% ng population ng kid kaya niyang patayin. Grabe. So ano naman yung mga nakikita nating mga signs and symptoms na may mga ng kid na may mga coccidia? Ang number one na symptoms na makikita natin o sinyales na makikita natin doon sa mga kid is yung mabagal na paglaki. Okay. Mapayat, malaki ang tiyan, magaspang ang balahibo, on and off yung paglambot ng dumi. Tapos yung pag na-stress, bigla na lang namamatay. Okay. So ganon. So yung tecalysis guys, kukuha tayo ng sample ng dumi nila. Tapos ipapa-check natin din sa mga laboratory. So kung gusto niyo makalibre, syempre meron naman tayong mga regional na pwedeng ilapitan, pero kung malayo kayo doon, tingin ko may mga vets naman na may laboratory katulad dito sa amin. So for a fee lang, siguro around 400 pesos, at least makikita natin talaga kung ano yung kalaban natin na parasite din sa loob nila para tama yung gamot na mabibigay po natin. Hi guys, so ngayon nag-check si Doc ng mga status ng mga breeders natin dahil bago tayo ngayon mag-breed ay gagawa natin sila ng lahat ng possible na check-ups and for para maging specific po yung bacterial flushing. So, borderline. Yun, borderline. So, sinasabi ni Doc hindi sa may Famacha. Mag-deworm. So bago tayo mag-deworm, mapapikalisis muna tayo para malalaman natin kung ano yung problema, kung ano yung kalaban. Okay. So based dun sa makikita nating result sa pikalisis, kung ang makikita is roundworm, ang gagamitin nating dewormer is yung effective sa roundworm. Kung ang makikita is liver cloak, syempre, obligado ang gamitin natin is either triclavendazole o kaya clozantel. Kung tapeworm, syempre, ang gagamitin natin is yung drug of choice o dewormer of choice para sa tapeworm. So isa pa, ito dito sa may injection site. So maraming mga maliliit na mga bukol-bukol. Okay. So ito ang reason kung bakit may mga maliliit na bukol-bukol is yung pagsasaksak nyo, yung pag-inject nyo. Usually pag dito kayo nagbibigay, deep IM to eh. So ang nangyayari, mababaw yung tusok nyo. Okay daw. Saan natin ito? Ang dami, ang lepas. Hindi ito, dire-diretso, ang dami oh. Tingin niya ako daw. Sir, dito mo, so, sa loob ng sabba. Ay, sorry. Baba mo pa, ito. Ah, oo nga. So guys, parang meron siyang mga butlig-butlig, pero nandun sa ilalim ng balat. So yun nga daw, pag nag-i-inject kami, medyo mababaw siya compared sa dapat naming lalim na ibigay. So yun, lahat sinicheck ni Doc ngayon. Kasi kadalasan nakikita natin, di ba? Pag medyo maganda na yung katawan, katulad nito, yan, hindi po ito buntis. Kala nyo po, buntis. So yan, normally ginagawa ng mga breeders natin, ano, papasampahan na lang po basta-basta. Pero yun nga sabi ni Doc, dapat gawin muna natin lahat. I-check muna natin maigi. Kasi maraming limitations kapag buntis na sila. Hindi na tayo ganong makakapagbigay ng antibiotic. Hindi tayo makakapagpaligo basta-basta. Ganon. So lahat yun, isa-settle na namin ngayon para pag nagbuntis sila, tuloy-tuloy ensure na healthy po yung magiging ano. Yan, sobrang taba na po. Last check namin, nasa 77 kilos na. So, pinapabantayan na rin ni Doc kasi Doc, di ba, may mga something din pag sobrang taba. Oo, kasi ang ideal natin na body score prior to breeding is from 3 to 4. Okay. Pag lumagpas tayo doon, medyo may tendency na dahil sa masyadong mataba, malilesen na yung percentage ng pagkabuntes. So, kung halimbawa, dapat ang inaasahan natin sa 10 tabubulog natin is mga around 8. So kung lahat sila ay matataba, malalaki ang katawan, most probably malilesen yon, mga abuti ng 6 hanggang 6 sa 10. Okay, so sayang yung time, Doc, no? Oo. Yun. So... Kaya ang ginagawa natin prior to breeding, yung mga kambing na masyadong mataba, itinitining muna natin hanggang sa ma-reach natin yung ideal body score. Yung mga masyado namang mapayat, ipinapatten up natin hanggang sa ma-reach natin yung ideal body score. Okay, so yun guys, hindi sobrang payat, hindi sobrang taba. So... Tulad na ito, yun mga nagiging problem natin ngayon. Nandun na sila sa borderline na maging sobrang taba. Kaya yun, chine-check muna natin lahat.